So dapat tumarap ako sa ilaw para maliwanag. Yan, sa ilaw tayo marap para maliwanag. Yan. Yan. Whoop, whoop. Di pantay. Pantay natin. Ba't hindi pantay? Kasi naman eh. Yep. Whoop. Yan, pwede na. Pwede na, pwede na, pwede na. Yan. So, magandang gabi, no? Andito ako ngayon sa sementeryo, November 5. Sama ko si Lab. Yan. Yan. So, dito kasi nakalibing yung lolo't lola ko, tsaka yung daddy ni Lab. Ayan. Tapos, ayan, namatay na naman yung kandila. Mover na nga kayo sa likuran ko. Pagka kumover kayo dito sa ano ko, yun nga pupunta sa mga. Saan ba talaga galing ang hangin? O dito na lang, sa puwitan ko na lang. Ayan, makakaso ako. Ayan, ako na mag-adjust ulit sa hangin. Check hangin to. Ayan. Ayan, so, yun nga, diba sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng Halloween special. So, eto yung naisip ko. By request na rin ng pinsan ko, Kuya Armel, shoutout sa'yo, nasa Chicago. Kukwento ako kayo ng isa sa mga experience ko, isa lang ha, sa mga experience ko, na isa sa mga hindi ko makakalimutan. Aww. Pero sanay na ako. Yun nga lang kasi ang daming taong involved. Ayun, so time check. Aha. 5:49. So, start na tayo. Gagabihin tayo masyado. Sasaglitin lang to. Kukwento na to. Ayun. Pagdasal na ako sa mga ano ko, relatives ko. Ayun. So, game. So, start na tayo. So, mag-i-start ang kwento natin sa saan ba? Nagkausap-usap lang, nagplano-plano lang na kuya, tara, punta naman tayo doon sa spot na pinagpipishingan mo. Pwede ba maligo doon? Sabi, no, naman, pwede maligo doon. Tara, pwede naman, ligo tayo. So, ano kailangan natin budget? So, ano, commute, di ba? Nag-commute tayo doon. O, ayun, nag-commute kami papunta ron. Tapos, budget mo lang is pamasahe, foods, alak. Kasi nga, parang outing yung nangyari. Pero may dala akong pamingwit. Alam niyo naman ako, hindi ako makakatis na walang dala pamingwit. Tapos, yung certain spot na yon, hindi ko alam na marami palang laman yung spot na yon. Kasi nakakita lang ako ng dead people, yun lang nakikita ko. Pero Encanto at bukod pa doon, hindi ko na nakikita. Ayun. So noong unang punta namin doon sa spot na yon, namingwit kami, nangwa pa kami si Miguelas, kasama ko si Buds, yung ex niya. Basta masaya naman, masaya kahit wala masyadong huli, masaya. Nag-enjoy kami, ligo, ayun, ganun. Tapos yun nga, nag-aanuhan doon na ano. Hindi sinabi sa akin ni Buds na may naramdaman pala siya doon. Nasabi ko na lang sa kanya. Eh, nasabi niya lang sa akin, after kwento ko, itong ikukwento ko sa inyo. Hindi, yun nga. Pumunta kami doon sa lugar. Tapos, intimano, nagpastahan ng alak, pagkain, ayan. Para hindi na magluluto doon. Tapos, marami kaming kasama eh. Actually, puro mga ano, mga tropang Becky. Yeah. Pero yun yung kabatch ng kapatid ko na sumunod sa akin. So, nakatropa ko.
Tapos pinauna ko sila sa bangka kasi dalawang bangka eh. Hindi kasi sa isang bangka lang nakalakaran. So tatawid kasi kami. Nauna na sila doon. Isang bakla. Pagdating pagtawid pala doon, nagputol ng mga sanga. So, wala man ako, hindi ko alam. Yan. Isang babae, nakapula pa. Kasi nakakaramdam din pala. Kasi, oh, sino kayo kasabay? Si Tomas kasama ko noon. Kasi Love kasama ko. Hindi ko maalala kung kasabay ko si Tomas o kasabay nila si Tomas. Kasi sabi ni Tomas, malayo pa lang nakita na niya, bukas kasi third day ni Tomas, nakita na niya may kapre dun sa puno ng sampalok. Yun yung bababaan namin ng baka. Actually, inalaya niya ng itlog, inabutan niya ng itlog. Ang sagot daw sa kanya, hindi kailangan. Kasi mabait naman daw yun. Nung ay pagkaibigan lang. Hindi niya kailangan yung alay. Ayun. So, yung paisa-payo ko sa inyo. Mahilig kayo mag-outdoor at nakakaramdam kayo. Tapos hindi kayo sigurado kung ano. Lagi magdadalilaw na itlog ha. Pang offer. Pagkaibigan. Yan. Sa mga hindi niyo nakikita. Usually sa mga puno malalaki. Yan. Pinakamalaking puno makikita niyo. Ayun. So, pagtawid doon. Eh ako, hindi naman sa ano. Malakas loob ko dyan. Kasi nga, tagad yung nakararamdaman yung alay. Yan. So, ako, si Feeling Invincible din ako. Na, nakikita ko kayo, pero hindi nyo ako kayang galawin. Ganun ako eh. Ay, mga asong yan. Creepy. Ang dilim kasi. Ang dilim kasi. Yan, ilaw ng motor ko si White, kailangan nakatapat sa atin. Kasi hindi ako kayang itong kandila. So, kailangan bago matapos tong kwento ko. Eh, bago maubos yung kandila, tapos na yung kwento ko. No? Ayun, so, nakikinig naman lola ko. Ayan. So tumawid na nga kami. Tapos after tumawid, yung kasing part nung pinunta namin, kapirasong isla siya. So, ang describe ko dati kasi laki ng dalawang basketball court eh. So, tingin ko isa't kalahati o baka isang basketball court lang ano eh. Whole court ha? Isang whole court lang laki niya. Ganon. Tapos pumesto kami sa parteng gitna. Yung parteng gitna, meron yung dating bahay. Pero giba na. Kasi nga napapaligiran siya ng tubig. So, hanggi, gulo ko yun. So, doon kami pumesto sa gitna. Sa may bahay. Di, kain. Kain. Tapos, nung, ano na, shashat na, kasama namin yung, ano, yung mga taga-ron yung may-ari ng bangka. Mga malayong kamag-anak kaya. Shashot na. May humabol. Nag-ano na sabi sa akin nung tropa. Kuya, si ganito susunod daw. Okay lang ba? Oh, walang problema. Sige, pasunurin mo lang. Kasi na, gusto sumama pero nalit sa trabaho. Beke rin yun. Tadi. Tadi, paano yan? Paano susunduin? Alam mo, papuntahin mo natin doon sa lugar natin. Tapos ano? Hindi, doon na lang sa ano. Bigyan ko idea ako sa lugar ha. Sunduin na lang natin siya sa pretil. Gets na yon. Nasaan yun? Nasaan yun yung pretil? Ayan. Isang pinsan ko sumakay sa bangka. Tapos isang Becky sumakay din. Tapos yung dalawang babae yata yun. Isang nakapula tsaka isang babae. Bali siya yata sumundo doon sa isang Becky. So naiwan, pinsan ko, isang Becky, si Tomas. Ay hindi, si Tomas pala sumama. Tapos isa pang Becky yata. Ewan ko, hindi ko malala, basta nag-inom kami. So ito, pwesto ko, diba? Yung pinsan ko, andito sa harapan ko, sa may pader. Yung isa, yung Becky, andito sa kaliwa ko. Hindi ko malala kung meron dito sa kanan ko eh. Yung pinsan ko, nasa may pader. Pero, hili siya ng konti, wala na sa pader. Kumbaga, eto yung pader, tapos eto siya. Hindi siya totally nasa pader. Andito siya. So, di, shot. Maya-maya, paglihong ko sa likod ng pinsang ko, may nakita akong babae. Actually, hindi ko siya nakita nung una talaga. Alam niyo kung bakit. Kakulay na kakulay siya ng puno.
napansin ko lang nung gumalaw yung buhok niya nung humangin ng malakas. Ang hisi kasi ng buhok ganito lang. So nakabend yung puno ng paganito. Yan, nakaganyan yung puno. Nakaganon din siya sa katawan ng puno, kaya hindi mo halata. Kulay brown siya, kulay brown yung puno. Gumalaw lang yung buhok niya nung humangin ng malakas. Kaya doon ako bigla na ano na, napabulong ako tuloy doon sa baso. Sabi ko, nakikita kita ako. Ako, nung ginagawa mo. Ganun ko siya. Ayaw sumagot. Mahala kayo sa akin. Hindi naman sa ano, ha. Magsalita man yung mga yan, madalang na madalang ko silang marinig. Marinig ko man, parang bumubulong lang. Side story. May pinuntahan kami dating ano, creepy old abandoned house na ngayon ginawa na apartment. Pinasok namin yon, may 3 step tapos terrace, tapos ng terrace sliding window door, glass door, window door tuloy, glass door. Tapos pagpasok mo doon, lamesa. Nag-inuma kami doon. Nagkatama ako kasi wala mapasok namin, mapaligir ng puno kasi nga yun, abandoned na yon. Di sabi kong init, tumayo muna ako sa terrace tapos papahangin ako. Hindi ko maalala kung inisip ko nun, alam niyo ba may bumulong sa left side ko. Paano ba bulong niya? Basta parang ano lang yung parang ganun lang yung bulong niya. Hindi ako nagpapahinga, napakunot ako. Tapos sabi ko, ano yun? Pagiging kong ganyan, wala akong katabi, lahat sila andun sa likuran ko. Nag-iinuman. Tapos pagbalik ko doon sa inuman, nagsimula na silang magmurahan. Kasi yung pwesto namin, di ba nga, pagpasok mo, imagine mo ha, pagpasok mo, lamesa. Dito ako sa left side. Sa left side, tatlo kami nakaupo. Doon sa left, sa inuupo namin, likuran namin, pintuan na may mga salamin na ganun-ganun. Salamin. Kanila, pader. Yung tapat namin, mura na mura sa amin. Ang lalakas, halulutong magmura. Tapos, pagtas na mag-inuman, ligpit, sinarado yung sliding door, na glass, sarado yung gate, abandon niya eh, walang ano doon. Balik na kami tambayan, balik na tambayan, sabi sa amin, sabi nyo, ba't na kayo pinagmumura? Ani na pa may daan ng daan sa likuran nyo, palakad-lakad. Hindi ko naramdaman. Siguro gawa ano alam. So, back to the story. Saan ba ako? You're not listening to me. Papay, no, not si love. Sana ako. Ayun, yun nga, yung babaeng nakabali ko. Inanong ko siya. Meron akong kaibigan, katrabaho ko dati sa isang opisina. Ang lahi nila manggagamot. So, nangingi ako sa kanya ng mga dasal. Yun lalo nagpalakas na loob ko. Yung mga hiniling kong dasal. Actually, nasa akin pa yung kopya eh. Hindi ko pa naisasawal eh. Hindi ko pa nakakopya. Iba na memorize ko, iba hindi. Pantaboy lang naman. Na yung pagkaikot ng tagay, sinabi ko ulit sa baso. Sabi ko, kanina pa nga kita nakikita. Makatingin ako sa kanya gano'n. Kanina pa kita nakikita. Hindi yung ba ako narinig? Anong ginagawa mo dyan? Ayaw niya talaga sa marit. Pag-ikot ulit ng baso, sinabihan ko na siya. Kaya hindi ka umalis dyan, may mangyayari sa'yo. Ako yung makipag-away. Ganun ko siya. Nandito lang kami para mag-enjoy, magsaya. Kaya pakiusap. Ako, huwag ka nang huwag ka namang gulo. Diyan ka lang. Ginawa ko, pag-inom ko, yung chaser, nung alak, chaser, nagtira akong tubig. Nagdasal ako sa tubig, ibinuhos ko ang paguhit, doon sa likuran ng pinsang ko. Ginoon ako siya pag-uwi. Tapos, tira-tira noon. Hanggang doon sa likuran ko, pinaikot yun. Tapos, pagkabalik ko nung baso, tumingin ako sa kanya. Tapos, binulong ko sa isip ko na, pag tumawid ka dyan, mag-aaway tayo. Alam niyo ginawa niya, from the puno, ang bilis, isang bilak. From the puno, may halaman nandito. Tumakbo siya.
Isang mabilis. Tapos pag-cover niya doon sa alamanan, tinabas niya yung ulo niya. Pero nanonood pa rin siya sa amin. Pero kita ko pa rin siya kasi nga yung buhok niya gumagalaw. So tuloy naman. Mamaya, eto na sila. Nahamig ko na yung bangka, tumabi na. Pag, anong pag ano, pagdating na pagdating, ang una ko tinawag, si Tomas. Halos pa sigaw pa nga, Tomas. Kasi may tama na ako sa alak. Halika dito. Pinatabi ko yata sa kaliwa. Si Tomas. Nasabi ko, Tomas. Ayun, nasa alaman. Positive. Tinignan ni Tomas. Positive, kuya. Okay, alam ko na. Dito lang inuman. Hindi namin pinapalata sa iba. Hanggang sa itong mga pinsan ko, yung malayong kumag-anak, nagsasalta na, pinsan, tara na. Doon tayo sa ano. Ano ka ba? Noon sumama ka sa bangka? Nga ba nagiinuman? Tulog ka ba? Sa may pader? Yung bahay na gitna. Andun ka? Oo, yun. Oo nga, yun nga. Kasi nga, ayun, kasama ka si Love nga nun. Sabi siya, ang daming tao involved dito eh. So, ayun nga, yung di mo pakali yung pinsang ko. Ayaw niyang aminin sa sarili niya kasi hindi siya niniwala. Hindi siya pakali eh. Kaya nararamdaman ko na siya. Pinsan, dito na lang tayo sa may tabi yung bangka. Baka mawala yung bangka eh. Ito, ganun, ganyan, ganyan. Kaso ano kaya, maya-maya, nag-iaya naman na doon lang tayo, bumalik tayo sa Pampang. Doon sa pinanggalingan nga namin sa kanila. Ayun. E di, okay lang tayo dito. Wala, marinig naman natin kung may parating na bangka or ano. Tapos maya-maya, hanggat maya-maya siya. Na, doon lang tayo, lipat tayo. E di, kapag nasayang yung buhit ko. E di, sige, tara, lipat tayo. Dilipat kami. Yung pinuwesto namin naman, sa gilid lang talaga. May maliit na hagdan doon. Siguro yun talaga yung sampahan. Tapos, may plot. Ito kami nagiinuman. Oop, teka na, kalimpa ako. Naka-Indian seat ako kasi malaki-laki na dyan, naka-Indian seat eh. So ayun, edi nagano na nga kami, di ba? Lumipat na kami. Ako naman, namimingwet. Ayun nga, pinunta ko talaga dun eh, mamingwet. Hindi yun ha, mingwet. Sinabihan pa ako, pinsan, huwag ka na mamingwet, mag-inom na lang tayo. Wala kang huhulihin dyan. Eh nakakita ko, may kumakagat. Wala ba? Pak! Tiyak. Laki ng kandule. Eh no, kandule o laki. Ayan. Sagi sulit ako. Yes, nakahuli pa ako ng isa pang yatang kandule. Nung si Love na ang mag-react. Nag-react na si Love. Sabi ni Love, tara, balik na tayo sa Pampang. Eh bakit? Ayaw niya magsalta nung una eh. Ba't ba ayaw magsalta nung una? Ayaw niyang magsalta noon, hindi niya daw alam kung bakit. Basta, ano, may pantal na si Love noon sa may left side ng dibdib niya. Tapos, nagkakamot na siya. Sabi niya, ah, balikin tayo doon sa Pampang, ayoko na dito. Eh, hey, aga-aga pa, enjoy pa eh. O, usapan niya, overnight dito eh. Hindi, ano. Ah, balikin na tayo. Tapos, sa inano ko siya na ano, ano ba talaga? Bakit ba? Ano? Eh, sagot sa akin ni Lab. Ah, sagot mo. Hindi matandaan? Hindi matandaan. Sagot niya sa akin. Kasi, kada kamot ko, may naririnig akong tumatawa. Yan ang sagot ni Lab. Yan ako si Tomas. Eh, kasi nga, nagiinuman kami. Eh, si Tomas ang malapit kay Lab. Sabi ko, Tomas, may tumatawa ba? Sagot naman, Tomas. Oo, kuya. Ba't di ba sinasabi sa akin? Hindi, akala ko yung dalawang natutulog ang nagtatawanan. Kasi daw, pagka humilik yung isa, may yung isa tumatawa. Kaya natutulog yung Becky, tsaka yung babae. Sabi ko, ah, iba to. Oo, ganun. May tinuro nga sa akin sa alam, no? Basta kainin pa ako. Di, sabi ko, Tomas, halika, sumama mo ko. Pabalik kami dun, sa ano, sa unang pwesto. E di, habang naglalakad kami dalawa, kami dalawa lang. Bumulong na ako sa kamay ko. Kaso nga problema, guys, ito. Ang na
nakikita ko lang ay yung mga hindi na buhay. Ha? Hindi na buhay, ha? Yun. So, lakad-lakad. Pabalik. Hinawakan ako nito masabalikan. Teka, kuya. Nalito kami. Saglit na saglit lang. Akala ko nung sasabihin ni Tomas. Ay, sige, kuya, banting. O, banting. Pangalawang sabi ni Tomas na... Teka, mahangin. Pangalawang sabi ni Tomas na... Kuya, teka. Minto na ako. Sabi niya, kuya, sa kanan. Paglingon ko sa kanan, meron tambak ng lupa. Mapiraso lang, tambak ng lupa o batong malaki? Ano bang na ano din? Naman lupa rin, yata. Ba? O yata, laman lupa rin yata. O ano? Hindi na nabubuhay. Ah, o, yun, hindi na nabubuhay yun. Yun ang ano. Bali, ano nangyari ganito? Si Tomas ang translator. Kasi nga, hindi ko na rin. Make na rin. Ngayon, ano? Ano yung... Teka, ba't mo gusto mo? Ba't tinawa ko dito? Ano yung sabihin nila? Yun ang inaano. Eh, medyo parang... Minitenga ko kasi nga pinakakati sila. Sabi ko, pakitanggal na lang yun na kailam. Kaya para walang gulo. Sabi ni Tomas, sabi ni Tomas, sige daw kuya, tatanggalin daw. Paalam kami ng maayos, bumalik kami doon sa inuman. Ito, lab, di pa rin mapakali. E di, sabi ko, di sige, tara na, tara na. Ang mangyayari, ang dami namin sa bangka. Sa bahay ngayon, Tambay, pinsan ko, sumakay na iba. At sinabi ko, dun sa isang Becky na nakakakita rin, iwan ka. Sabi ko kay Tomas, iwan tayo Tomas. Isang babae yung nakapula, pasampana ng bangka. Sabi ko, girl, iwan ka. Apat kami. One. Alis na yung bangka. Bumalik pa, umikot pa ulit. Sabi ko yung pinsan ko, pinsan, ano ba? Tara na, sabay-sabay na tayo. Para wala nang babalikan. Sabi ko, pinsan, mahirap na kasi pare-pares tayo nakainom. Ang bibigat pa natin. Baka mamaya, tumawag yung bangka. Dilim-dilim. Disgrasya pa. Sige na, balikan nyo na lang kami. Hindi. Alis na sila. Noon natansya kong malayo-layo at dinala akong maririnig. Sumigaw ako dun sa isla. Ang sigaw ko, anong problema nyo? Ako, ngayon lang kami natuntun dito, ba't ginanto nyo pa kami? Ang siste, nasa likod ko lumitaw. Hindi ako makarap, makaupo ko sa malaking bato eh. Sa ibabaw ko lumitaw, sa likuran ko. Isang lalaki na matanda at saka babaeng matanda. Parang sila yung feeling leader dun sa, ano, sa isla. Pero sabi sa akin ni Tomas, nahati daw yung isla. Yung pinwesto namin gitna, yun yung neutral. Hindi sila nagsasalubong doon. May part sila nung isla na kanya-kanya sila. Pwera lang doon sa gitna, yung pinwesto namin nung una. Ang habang diskusyonan namin noon, panay pasigaw ako, tanong. Kada ano naman, ang sumasagot ng tanong, kasi nga hindi ko naririnig. Pag nagtanong ako, sasagot si Tomas. Pag nagtanong ako, sasagot si Bakla. Isang bakla nagpaiwan. Pag nagtanong ako, sasagot naman yung babae. Silang tatlo, sumasagot sa tanong ko na hindi ko naririnig kasi yung sagot. Kaya, pinapasa lang sa akin. Ang huling tanong yata sa akin is, gusto nila malaman kung ba't nandun pa sila, ba't isa makalis. Ang sagot ko sa kanila, mas matanda kayo sa akin. Alam nyo dapat yan, may kasalanan kayong ginawa. Nasa Biblia yan, na dapat din yung ginawa. Kaya kayo nakabound pa sa lupa. Kinukulit, ang kulit daw,
Maano may tatlo sa akin, si Tomas, si Mabay, tsaka si Bakla. Uyang, kulit. Ayaw, ano. Hindi sumagot na ako na, siya, sagutin ko kayo. Ako kasi, nagtapong kayo ng dugo. Pumatay kayo ng tao. Pinagbabawal ng Diyos yan. Masama yan. Pagkasalta ko doon na ganun, nawala daw yung babae. Natira yung matandang lalaki. Tapos, maya-maya nawala na rin. E di, naantay na lang namin yung bangka. Kasi ano eh, wala na, wala nang maharap sa amin. Ba, narinig ko na yung bangka. Malapit na, siguro kalagitnaan na ng biyahe. Bigla nagsalta si bakla. Kuya, may lumitaw pa isa. E di, ako bad trip nga ako kasi nga nangangati si Lab. E di, parang napakunot ako na, saan na naman yan? Kuya, bata, iba to. Bago. Ilang taon ka ako? Mga 17 to 20 ang edad. Oh, bakit? Ano gusto? Naligaw daw siya, hindi alam kung bakit. Wait daw ba natin siya pagkasal? Hindi ko na ko yung pangalan. Promise. Pero ang isip ko, kita nyo naman hanggang ngayon, isip ko nasa kanya. Sabi ko sa kanya, sige, pagdadasal kita. Pagbalik namin doon sa Pampang. Akong bahala sa iyo ka ako. Pero hindi ko nakuha pangalan niya. E di, eto na bang ka? Unang sumakay, si girl, tapos si bakla, tapos ako, tapos si Tomas. Tinulak na ni Tomas yung bangka. Patras na. Kasi papiyahin ako. Bigla sumigaw si Tomas ng wag. Pero bakit? Ano problema, Tomas? Kasama daw eh. Sumigaw ako, huwag ka na sumama, dyan ka na lang. Tatawagin na lang kita bukas, pagdarasal kita, ha? Yun. Ano yung, ano namin? Ito, dito kami sinundo. Dito pupunta namin. Diba? Diba, dito pupunta namin. Pagkatras na ganun, umikot pa yung bangka doon sa isla bago, ano? Kaya na-view pa namin na gusto. Eh di, tinanong ko sa kanila, ilan yung laman ng isla? Ay, ang dami daw siguro kada isang puno, ultimo yung patubo na ano, na ipilipil. May lamang tatlo. Either Encanto o dating nabubuhay. Tatlo laman sa isla. Basta ganun, pero yung kita nyo. Kinabukasan, nakauwi kami, alas 4, dun sa Pampang. Yan. Tapos bato na sa Pampang na kami. Di, bagising na. Gulat din sila. Ba't ano, usapan ng umaga. Di, nagsalita na kami na hindi po kami pinatahimik. Di, magulo. Ano, kwento namin ko. Ano. Tapos kwento rin ba? Ano sa tagal-tagal namin di kami siya nagpapanggalit pa kami ng pangingisda. Walang umano sa amin doon. Sabi ko, sa inyo kasi siguro, sanay sa inyo. Dayo kasi kami. Yun. Tulog muna. Pagising siguro mga alas 8, alas 9 na ng umaga. Bili akong kandila. Sabi ko, tara, balik tayo sa pulo. Sa isla. Kumalik kami doon. Doon sa gitna, dasal kami. Pinagdasal ko sila lahat. Paligtasan nila. Pakalis na sana sila doon. Tapos umuwi na kami. Makalipas ang ilang araw, sila biretable pa rin makakita. Siguro mga tatlong araw na. Pwede. Sabi ko. Tawag ako kay Tomas. Tomas, tara, mama ko. Ba't kuya? Ate Lab mo, Makati pa rin eh. Dali natin kay... doon sa manggagamot sa amin. Pero isa kasi manggagamot sa amin na ayaw magpapa media. Ganito, social media. Kasi may trabaho siya. Gumagawa ng barel. Yung nakakakilala sa akin, kilala yon. Gumagawa ng barel na yon. Manggagamot siya, magaling. Ayaw niya magpa-media kasi nga, social media, kasi nga, masisira yung pagtatrabaho niya. Dudubungin siya ng tao. Willing naman siyang tumulong dahil yun ang sinumpa niyang tungkulin sa panggagamot. Tumulong na walang kapalit. Ni singkong duling. Hindi siya nanghingi. Yun ang sinumpa niya.
dahil ayaw niyang humina yung kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya. Kaya nga hindi ayaw niya magpapaano kasi nadudumugin siya, masisira yung pagtatrabaho niya, sa siya umuha ng pera, ng income. Diba, tama? Yun ang dahilan niya. So, never ayaw niyang magpa-video ng panggagamot niya. Ayaw niyang madumog siya ng tao at mawalan siya ng income. Ayun. Naintindihan naman ng nasa taas yun. Kasi pag may lumapit naman, tinutulungan naman. Nang walang kapalit. Yun, sabi ko, punta tayo doon. Pagdating tumas sa bahay, takbo kami doon. Pagdating namin doon, ay kuya. Okay, ito nangyari. Para kaming bata ni Tomas na yun. Kasi ganito yun niya. Ganito po na kagad sila. Yung parang paggalit na tawag ni kuya. Pagpasok sa katawan nila, umiyak agad sila. Maniwala kayo sa akin. Katungal ka agad. Yung one, ano lang, normal sila. Nagkakamot-kamot. Pinapikit. Pagbagsak ng ulo nila. Gano ka agad eh. Huli ka, sabi ko. Yan yung nagpapakati kay Lab. Yan nung lang namin, ikaw ba yung nagpapakati kay Lab? Habang umiyak siya, tumango lang siya. Oh. Kung may napapanood na kayo na sinasaktan yung mga yon, pinahirapan pa. Si kuya, hindi niya pinahirapan. Dinala na niya sa piano. Dinalong na niya. Yun na yun. End of the story. After noon, magaling na si Lab. At bago kami umalis, pinagalitan kami ni Kuya Rene. Bakit daw kami nag-ghost hunting? Hindi na ako nakapag kay, ano, kay Kuya. Hindi na ako nakapag ano. Hindi na ako nakapag salita. Kasi binungangaan na kami. Huwag kayo mag-ghost hunting. Hindi ko masabing outing yun. Hindi ghost hunting. Mingwit lang kami. Overnight. Tapos ganun nangyari. Yun. So hanggang ngayon, di pa rin ako nakapag-explain ang side ko sa kanya. Pero okay na yun. At least sila magaling. Ha. Tapos, bigyan ko kayo na side story pa doon sa nangyari. Ito. Hanggang ngayon, nandun pa sila. Yung matandang babae lang ang nakuha namin. Tapos, nung pumasok kami ni Tomas doon para sumugod, yung unang sinabi niyang kuya, teka, bigla daw ang mga talupa. May lumabas na inkanto, mataas ang posisyon, nagsalita, hindi kami yon. Paglubog, yun yung sinabi niyang, sige, diretso kuya. Yung pangalawang pahinto niya sa akin, hinarap niya ako sa kanan. Yung habang nakipag-usap kami dun sa matandang babae at matandang lalaki, gusto daw sanang tumawa ni Tomas kasi yung mga engkanto, paikot-ikot daw sa akin, tawa ng tawa kasi hindi ko sila nakikita. Tatya ko, sinabi sa akin, namin na si Wasky, hawak kong itak. Ganun, magpaputol yung mga ulo ng mga leche. Ayun. So, ano pa. Sabi ni Tomas, mula dun sa pwesto namin, tanaw naman siya dun sa ano, sa pulo, sa isla. Na lagi nakatanaw nga dito sa lupa kasi masaya mga tao rito, lagi siya nakangiti, gano'n. Ay bigal lang ang hanap niya. So, hindi siya nananap. Tapos, ano pa ba, side story man? Side story pa. Ay, hindi ko maalala yun pa. Basta yun. So, yun ang Halloween special ko sa inyo. Sa inyo na. Isang story nga lang, daming side story. Namin yung ano ah. Yun, meron pa akong ano, yung nanggagamba ako sa nagsasa. Outing kami, nanggagamba ako sa nagsasa yun. Mga ganun. Sa Baliwag? Ano ba nangyari sa Baliwag? Yung akala ko kapatid ko. Yung pa. Akala ko kapatid ko. Saka yung time na sumasayaw pa ako, dancer pa ako ng, uy, dancer. Nag-guesting kami sa Quezon. Hindi ko nababanggitin kung saan sa Quezon. Maniwala kayo, may aswang doon. Ano
ano sabi? Up and down yung bahay. Unang dating namin, may naglakad doon sa bubong. Wala kaming katabing bahay. Sinundan pa namin ang tingin. Kala ko sisilip doon sa butas. Wala. Basta marami akong experience dyan, kaya sanay na rin. Pati yung mga, yun nga, diba, hindi ako na, ang nakikita ko lang yung mga dating buhay. Ayan, may bumibisita sa akin sa bahay. Minsan, hindi ko nakikita, amoy lang. Pero minsan, kitang-kita ko sila buo. Lalaki man o babae, kita ko yan. Basta, yun. So, paano? Wala tayo shoutout, ha? Nasa cementerio tayo, eh. Basta, nagkwento lang ako. Halloween special lang. Kuya Armel, shoutout sa'yo. Napagbigyan ko na yung, kahilingan mo. na horror story. Ayan. Yun, so, paano? Alam mo, push na. Uwi na kami. Time check. 6:23. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe. At saka hit the bell button para sa mga latest kong video. At share nyo na rin itong video ko sa mga friends nyo mahiling mag-fishing. At saka follow nyo na rin ako sa Facebook, ha. Pina-outdoor adventure. Ayan, sa Facebook. Follow nyo ako. Ayan. So, paano? Lola, Wawa, Lolo. Ayan. Uwi yan, ha. Alam na nangyari sa akin, Wawa, sa Binangonan, ha. Iloloko kasi, taga Binangonan. Ayan. Sabi ko, hindi babanggitin yung lugar. Ayan, sige, bahala, nabanggit ko na. Ayan, so, sa Binangonan yung nangyari. Ayan. Paano push na? Gasusun na ulit, ang dami kong painting, abang-abang lang, ha. Abang-abang lang, malapit na. Dire-diretso na editing natin. Uy, dire-diretso na yun. So, paano push na? Paano, be? Paalam, babush na. Ipita kami. Paalam. Hahaha.